Okay, bye, check na natin to si Sanfig Universe. Kitang-kita na naman, naka-plastic pa yan, or naka-balot pa. Bagong-bago, mga lodi. So, tignan natin kung ano yung piyesang nilagay dito. So, yung frame nyo to ay Alloy 6061. Yung binabay-check natin ay color pink. Pero meron daw itong white. Pero nakuha na nga lang. Hindi ko lang sure kung meron pa sila doon sa kanilang bodega. Pero malamang sa malamang, AG Bike Shop yan, ay meron pa yan. So, yung frame nyo to, yung mga decals niya, yan yung top tube. Meron siyang Universe na nakalagay dyan. Dito, wala na. So, yung nagustuhan ko kay Sunfeed, yung mga frame nila, yung mga bike, yung mga decals, napakasimple lang. Hindi nila kaya ginagawang extrach masyado. Yung head tube ay tapered na rin. Ganyan ang pagkakasunfeed dito. Tsaka kumikintab. Kumikinang, oh. Ayan. May pagka-glossy yung kanyang S dito. Yung minabagic naman natin ay size large. Yung mga sizes, ipopost ko sa screen para meron ko yung idea kung ano yung mga size na available dito kay AG Bike Shop. So dito sa likod ng kanyang seat post o kanyang seat tube, may S din dito. Yung kanyang down tube naman, parang pa-tubular. And tignan nyo yung ano nyo, may glittery something doon sa sunpid niya. Ayan, kita nyo naman dyan. So, ang ganda ng pagkakaano nito, quality. Ayan, no. Ito dito, medyo medyo may ano eh. Yan natin. Ayan, no. May glittery something yung kanyang sunfeed. So, hindi siya mukha talagang cheap, mukha talaga tong branded. Pili ko yung mga ganito sumasabay na kala ano eh. Yung mga Tila Giant, Tila Trek, Tila Merida. Sa mga ano ah, mas gusto ko yung mga decals ni sunfeed talaga. Lagayan natin ang ulam ng battle gauge sa down tube isa, seat tube ay yung meron din. Cable routing naman ito, tignan natin. Ayan, hinahanap ko yung cable routing. Wala dito sa left side ng down tube and top tube. Sa right side, wala rin. Mamaya sabihin ko sa inyo kung nasaan. Hulaan nyo kung nasaan yung cable routing ito, yung mga cable. Kung nandito pa lang kayo sa part na to, huwag nyo i-skip, huwag nyo po-forward. Comment nyo yung hula nyo kung nasaan dumaan yung cable routing niya. Kasi wala din dito sa kabila. Ngayon, so, comment down below kung saan dumaan. Yung kanyang AFD, ito ay naka-braze on. Shimano 105 R7000 yung ginamit dito. Yan yung legit. Yeah, kita-kita niya, may plastic pa yan. Dito naman tayo. Uy, ganda ng tunog. Uy, tunog rich. So, tunog rich pala to si Sunfeed Universe. Ito naman tayo sa kanyang crankset, 50-34, 172.5mm, and alloy na rin ito, Scenix PR5, and Halotech, meron nago sa pabata sa mundo, yun nila Eugene, ayan, no? Kitang-kita nyo dyan, Scenix, so sabi nila maganda klase daw ang Scenix, no? Dito naman tayo sa kanyang chain, ayan yung ginamit, feeling ko parang KMC, yung ginamit na chain sa kanya, and dito naman, mayroon ding Universe na decals sa kanyang chainstay dito. Yung RD ay Shimano 105 R7000 din. Ayan. Ito naman tayo. 11 speed, syempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 speed na ginamit dito ay 11 28th. Ayan, yung 11 28th, syempre kaset na rin yan. Yung hubs naman ito ay Solon 203. Ayan, yung spokes niyan ay 24, o yung kanyang nipples, 24 sa likod, and 24 na rin sa harap. Yung kanyang rims naman, ay meron ding glitter effect dito, ANB din yung ginamit dyan, and double wheel alloy rim na rin. And yung kanyang gulong, ay CST na rin, CST czar, and naka-press the bag. Kitang-kita niya naman dyan. 700 by 25C. Yung ginamit dito, CST czar. Sa likod, 160mm rotors and kitang-kita dito, yan yung quick release niya. And ito naman yung kanyang brake dito. Ito ay cable actuated na nga pala. So pag sinabing cable actuated na hydraulic, yung pull niya ay cable, yung pigahan niya dito ay hydraulic. So yan yung cable actuated hydraulic. Hindi siya yung full hydraulic, no. Ito naman, sa kanyang seat post, 27.2, sunfeed na rin, and 350mm yung haba niyan. Alloy na rin. Siyempre ito, bakal pa to, and ball bearing. Yung kanyang upuan, ANV. Ayan, merong cooling system ng itlog nyo dito. So maganda na rin, malambot. Yung fork naman,
ito yung part sa kanya na carbon loady. Ayan. Ah, carbon loady nga. Ay, dinadaan-daan ko eh. Alam nyo naman. Ayan, carbon. Sandpid na rin. And may glittery effect din dito sa kanyang fork. Ang kanya dito. Sa harap, tingnan natin kung QR. Ah, true axle. Okay, yung harap niya, yung fork niya, o yung dropout dito sa harap, ito ay naka-true axle. Yung likod ay quick release. Yung spokes ito, or nipples, 24. Yung hubs naman ito ay sealed bearing na rin sa harap. Ang ginamit pa na ng hubs ay A and B. Sa kanyang stem, kita nyo naman dyan, tsaka headset niya ay sealed bearing na rin. Yung kanyang stem ay integrated na yan. So, pag sinabing integrated, kasama na dyan yung kanyang drop bar dito. Ayan. Yung drop bar niya parang pa-aerotype, manipis. And maganda naman yung ginamit sa kanya na ano dito. Ito, yung mga bar tips niya, quality. Quality, Lodi. Yung kanyang bar tips dito. Sa kabila. So, sasagutin natin yung tanong, saan nga ba dumaan yung mga kable? Dito. Pag integrated stem, nandyan yung mga kable. Ayan, medyo madilim lang ito yung kable niya. Ito. So, dyan dumaan yung kable ng kanyang STI. Ayan. Dyan sa baba, dadaan yan dito, pag ganun. Patapos sa ilalim. Dyan sila magkakalat. Ayan. So, naka-integrated siya. Yung kanyang STI ay Shimano 105 R7000. So, ang carbon lang talaga sa kanya ay yung kanyang fork and yung kanyang frame. Ayun yung malaking part na alloy sa kanya. Alloy na rin yung kanyang seat post. Alloy na rin yung kanyang crankset dito. Naka-Halotech. Meron lagos mo pata sa mundo nila, Eugene. Senix na rin yung ginamit. Yung mga sizes nga pa nito ay merong small, merong medium, large, and XL. Yung small para sa 150 to 160 cm ang height. Yung medium ay para sa 158 to 168. Yung large naman 167 to 177 cm. And yung XL ay 175 to 184 cm yung height. So, yung presyo, bago natin makalimutan, ang presyo nito ay naka-sale lang 49,500 pesos dito kay AJ Bishop. So, ito, si Sandpig Universe na matagal nyo lang pinapahanong sa akin na nasa kabilang universe pala. So, ano masabi nyo? Carbon yung kanyang fork, alloy frame, karamihan ng fork sa kanya ay alloy na naka-Shimano 105 R7000. Pero, ang pinagtataka ko ay, Sandpig, bakit hindi niya ginagawa ano to? Shimano 105 full. Siguro dahil kulang sa pyesa pa ngayon kasi nga ano pa lang tayo katatapos ng pandemic, wala pang sigurong murang 105 group set. Kaya nilagay dito ay sa Scenics.